Center ng Pilipinas. Oras Justice Sama Martires, alas 4:05. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deyo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes. A 4 ng buwan ng Hulyo. 4th of July, lakay. Para sa ating mga American friends. Nga, ano ha? Independence Day ng mga kano. Ayan. Dati yan din ang Independence Day natin. Kaya lang hindi naman yung Independence Day natin talaga. Kaya binago ni dating Pangulong Danong Makapagal. Sa ating mga headlines, sa gupit na matinding init o El Nino, parating na. Publiko pinag-iimbak ng tubig. Allah, bibili na tayo ng drum at saka balde? Mm-hmm. Ano ba yan? Yung iba, baka may tangke. Mm-hmm. Mm-hmm. Dating Vice Mayor Pando Mujasa nagsalita na kasunod ng 10 oras na sagupaan sa sulu, kinundi na si Governor Abdu Sakurtan. Vice Mayor Mujasa, hindi daw muna susuko. Nagpasak lolo kay Pangulong Marcos at Miswari at Murad ng Barm. Palpak na Love the Philippines video, sabotahe laban kay Secretary Frasco manifesto. Sinabotahe ba? Samantala, Department of Labor and Employment nagpaliwanag sa 40 pisong dagdaga sahod sa mga manggagawa. PNP may persons of interest na sa panghahalay sa estudyante sa loob mismo ng UP Diliman. Naku, yung brutal na pagpatay sa isang caregiver sa kainta na inilagay sa drama. Naku, meron ng persons of interest. Tinitingnan ang anak ng mag-asawang amo ng caregiver. 40 lugar sa bansa na haharap sa banta ng climate change. Sulfur emission dome collapse. Rockfall sa bulkang Mayon. Naku, lalo pang tumitindi. Malaking bahagi ng Cubao, Quezon City tatamaan ng brownout sa Hulyo 9. Sa Cubao? Eh, diyan pa naman na magko-concert ang paborito kong si Bamboo. Ayan. At saka sino ba yung kasama ni Bamboo? Ayan. Meron ba talaga? Oo, si Kawayan ba? Ay, si... yung babae. Nakabook ka na ba, lakay? Naku, mahal eh. Bawal sa Ilocano. At sa detalye ng ating mga balita, eto na mga misis, mga kuya, ha? Opisyal nang idineklara ng PAGASA ang pagpasok ng onset ng El Nino phenomenon ag init. Naku, Diyos ko po. Yan ang kinumpirma ni PAGASA Officer in Charge sa Dr. SP Kayanan. Matapos ang anunsyong ramdam na ang matinding init sa Tropical Pacific, kasama na ang Pinas. Busod na tinaas na ng Weather Bureau sa El Nino Advisory. Wow! Ang nakataas na El Nino Alert sa bansa mula pa noong buwan ng Mayo. Sabi ni Dr. Kayanan, merong 36 na probinsya ang tatamaan ng dry spell. Wow! Sa buwan ng Disyembre. Habang 26 areas naman ang makaranas daw ng tagtuyot. Drought sa January 2024.
Nangalugang ang El Nino ng matinding tagtuyot. Bunsod ng 3 hanggang 5 buwan. Nakakulangan ng buhos ng ulan. At mainit na panahon. Naku, patay kang bata. Paano na yan? Tuyot na tigang palakay. Oh. Samantala, kabilang Metro Manila sa mga lugar na inaasahang makararanas ng dry spell at drought o matinding tagtuyot epekto ng El Nino phenomenon. Ayon sa PAGASA, kasama ang National Capital Region sa 36 na lalawigan at rehiyong tatamaan ng kakulangan ng tubig ulan sa katapusan ng taon. Sa nasabing bilang, 32 areas ang tinatayang makararanas ng dry spell pagsapit ng pagtatapos ng Disyembre 2023. Pero sabi ng Weather Bureau, posible itong lumala sa pagtatapos ng January 2024 dahil drought na o matinding tagtuyot ang tatama sa Metro Manila. Bukod sa National Capital Region, 26 na lugar sa Luzon ang pinangangambahang makararanas ng nasabing epekto ng El Nino bunsod ng 5 buwang kulang na pag-ulan. Paano yan, Haji Alejandro? Ayan, eto na ang tag-araw. Sa may dagat na masyadong... Abay, mag-ipon po mga kuya ng pusang kulay itim. Ayan. Aba, para naman uulan lakay, may pusang itim? Hindi, para ilublub daw sa drama. Tapos? Magdudulot na ng malalakas na pag-ulan. Ayan. Kaya mga pamahiin sa probinsya eh. Ha? Mm-hmm. Wag mo daw babasayan ng pusa alan ng itim. Dahil pagka binuhusan mo, pinaliguan mo yan. Bagyo! Bagyo. Ayan. Samantala, sa eksklusibong panayam ng DCRH, ang wanted na dating vice mayor ng Maimbong Sulu. Abay, inakusahan ang gobernador ng Sulu na siya daw ang dahilan kung bakit ni-raid ang kanyang bahay at tinangka siyang arestuhin. Sa ating panayama kanina, itinuro ni ex-vice mayor Pando Mudyasan si governor sa Kortan na nasa likod na ma-inimbento daw na kaso o akusasyon laban sa kanya at pati ang kanyang misis. Ang dating vice-alkalde ng Maimbong ay naging wanted matapos sumantong sa labanan sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa kanya noong June 24. Nagresulta ang inkwentro sa pagkamatay ng 5 niyang tauhan at isang miyembro ng PNP SAF. Bago natapos ang panayam, nagpasalamat din si Mudyasan sa mga sundalo sa Sulu. Dahil hindi rin sila nakialam sa mga pulis na nagsisilbi sana ng warrant of arrest. Pero meron siyang matinding apila sa mga pulis na nakabase naman sa kanilang probinsya sa Sulu. Narito si ex-vice mayor Mudyasan. Kukuhay, nalawagan sa mga pinuno ng kapulisan dito sa Sulu kasama na ang SAP. Sana po, huwag na kayong maniwala, tumunod, magpa gamit sa isakutan. Gawin ninyo na lang ang tama, huwag na kayo masilaw sa kapila ni isakutan. Samantala, hindi muna susuko ang wanted na si dating Maimbong Sulu Vice Mayor Pando Mudyasan. Sa exclusive interview sa DZRH, Damdaming Bayan humingi ng tulong si Mudyasan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Chairman Nur Miswari ng MNLF at MILF Chief Alhaj Murad Ibrahim, natulungan siya sa panggigipit sa kanya ni Governor Abdu Sakurtan. Idiniin ni Mudyasan na hindi siya masamang tao, wala siyang kasalanan at hindi siya terorista. At galit lamang sa kanya si Governor Tan nang hindi niya ibenta ang lupang kursunada ng gobernador. May manhunt laban kay Mudyasan at kanyang mga tauhan kasunod ng 10 oras sa sagupaan sa barangay Bualo, Lipid, Maimbong na ikinamatay ng 3 katao kabilang ang isang PNP SAF at 15 ang sugatan. Narito muli ang dating Vice Mayor Mudyasan. Kaya ako humingi ng tulong sa Pangulo, lalo sa sa MNLF. Totoo ang akong MNLF, pati sa Nasuna. Kailangan ko ang tulong. Manawagan ako, bigyan ako ng justisya. Hindi ako pwede i-declare terrorist dahil hindi ako masamang tao. Sa paliwanag pa ni dating Vice Mayor Mudyasan, nag-ugat ang kaso laban sa kanilang mag-asawa
Nang hindi nga pumayag ang kanyang misis na ibenta umano kay Governor Sacortan ang kanyang lupain na gustong gusto ng gobernador. At nang hindi ibenta ni Mrs. Mudyasan ang lupa kay Sacortan, sinabi ng dating Vice Mayor na ito ay nag-imbento ng mga kaso. Kinasuhan ng kanyang misis hanggang siya ay makulong ng 4 na buwan. Wow, lupit ha? At isinod din siya na kinasuhan ng gobernador. Samantala, nagpapatuloy ang manhunt operation laban kay Mudyasan sa Sulu. Mayigit 1 linggo na mula nang makatakas si Mudyasan at kanyang mga tauhan, nasisilban sana ng arrest warrant at search warrant. Pero nauwi sa 10 oras na sagupaan sa barangay Bualulipid, Maimbong. Ayon pa kay Mudyasan, wala rin katotohanan na siya ay sugatan sa nangyaring inkwentro. Ayon naman kay Major Andrew Linaw, spokesperson ng Western Mindanao Command, naghihintay pa sila ng report ng Joint Task Force Sulu tungkol sa kinarona ni Mudyasan at ang kanyang mga tauhan. Reaksyon ito ni Major Linaw sa panem ng DCRS kay Mudyasan, kung saan idinin niyang gawa-gawa lamang ni Governor Abdusakura Tan ang kaso laban sa kanya dahil galit nang hindi niya ibenta ang lupa nilang kursyonada ng gobernador. At dahil dyan ay hindi nga susuko at umaapila ang dating Vice Mayor sa Pangulong Marcos at Chairman Nur Miswari ng MNLF at MILF Chief Alhad Murad Ibrahim na tulungan siya sa panggigipit sa kanya ni Governor Sacortan. Tiyangka natin kulang din ang panig ni Governor Abdusakura Tan, pero wala pa tayong nakuha ang tugon mula sa kanyang panig. Sa iba pang balita, sabotahe at demolition job laban kay Tourism Secretary Cristina Frasco. Ito ang paniniwala ng opisyal ng Cebu na motibo sa palpak na promotional video ng bagong tourism slogan Love the Philippines. Pumirma ng manifesto ng suporta kay Secretary Frasco ang mga LGU official ng Cebu upang suportahan ang kalihim sa harap ng kontrobersiya. Idiniin sa manifesto na layunin ng iskandalo na masisi at masira ang kredibilidad at accomplishments ng kalihim sa Department of Tourism at sa administrasyong BBM. Babalikan natin na lang pang detalya na ating mga balita. Yung pong caregiver na babaeng pinatay at inilagay sa drum, abay meron ng person of interest. At ang tinitingnan dito ay ang anak ng mag-asawang matanda na kanyang amo dyan sa Cainta, Rizal. Samantala, pangahalan naman sa isang estudyante sa loob mismo ng UP Diliman, Quezon City. Meron na rin suspect o person of interest ayon sa PNP. Naku, eto naman ang malungkot sa mga kababayan natin sa Albay. Abay, tumitindi naman ang sulfur emission, dome collapse at rockfall mula sa crater ng bulkang Mayon. Babalikan po natin ang detalye ng balitang yan sa ating pagbabalik. Standby din na 7 Alfaro sa ating DRH Malakas Aguinaldo promo. Nasaan ka ngayon, Sherwin? Saan ka mamimigyan ng Aguinaldo? Oras sa Mr. Michael is my guy, Mr. Cesar Lee. Doktora Isa Suntay, alas 4:21. Sa Attorney Calaw, Teodoro Calaw de Forta, Kuyang Dado Melegrito, alas 4:28. Hatawin natin ang mga report sa Maharlika Investment Fund Bill na pirmahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez at na isumite na sa Senado. Akala ko may manang Milky nandun na sa lamesa ng Pangulong Marcos. Hindi pa pala? Oo, hindi pa pala na isasabit sa Malacanang.
Akala ko yun, nire-review na ni Apo Little President Lucas Bersamin. Ngayon pala napirmahan. Na-traffic yata. Aris number 12 ba ng Milky Regional Piscamin? Milky? Milky? Party line pakibaba. Milky, please come in. Ayan, nagtampo na yung party line. Ayan, ba't ba may party line pa rin hanggang ngayon, ha? Biro. Nakikishare ng linya lakay. Ayan, ready na si Manang Milky. Milky, please come in. Milky. Babalikan natin ang mga report. Samantala, idinepensa ng Department of Labor and Employment, DOLE, ang dagdaga sahod na 40 pesos kada araw sa mga manggagawa dito sa Metro Manila. Ayon sa DOLE, binigyan ng konsiderasyon sa desisyon ang kakayahan ng mga employers, partikular ang mga maliliit na negosyante. Bagamat nirespeto ng ahensya ang sentimiento ng labor groups, maraming bagay o factors na dapat tignan bukod sa interes ng mga manggagawa. Nauna nang inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 40 pesos na taas sa daily minimum wage sa non-agriculture at agriculture sector workers sa Metro Manila. Meron ba bang farmers sa Metro Manila? At sa Senado naman, nangako naman si Senate President Miguel Zubiri na ipapasa nila sa Senado ang 100 pesos wage across the board wage increase bago siya magretiro sa 2028. Ayan. 5 years pa na kayo. Pagod na si Senate President Mig sa politika, ha? Sa gobyerno. Retirement na yung pinag-uusapan. Ah, ito pala, alin ba talaga? Teka muna, si Sherwin ba muna o Sherwin muna? O nga, baka mamaya magtampo yung ano, magtampo si Santa Claus. Alamin muna natin mahabigan ang situation kung saan naroon si Ninong Sherwin Alfaro sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Saan ba siya ngayon? Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pasko na. And so this is Christmas. Ilang days before Christmas, Miss Thea? 174 palakay. Wow. Sandali na lang. Ilang tulugan na lang yan? 174 na tulog na lang. Bilis ng panahon. Correct. Ninong Sherwin Alfaro, saan ka mamigyan ng limpak-limpak na aginaldo ngayon? Ninong Sherwin. Lakay, nandito tayo sa Hardin. Ayan, no? Nakikita mo yan nasa TV ngayon. Napaka, ano yan? Meron bang revolution dyan? Green revolution? Lakay, ano mga tanim yan? Tinatawag na dangha. Dangha? Dangla. Dangla. Ganda naman sa ano, ang lamig sa mata, oh. Nakaka-relax, nakaka-refresh ng mata. Dangla, lakay, kapag ikay inuubo. Yan, plantasyon to, lakay, ng Lagundi. Plantation ng Langgundi yan? Langgundi. Plantation ng Langgundi din sa bahay na to. Meron pala sa Metro Manila niyan? Saan lugar yan? Napakaganda dito naman. Dito na lang, ito 65. Dito sa may Santa Clara. Santa Clara, oh. Kapag nagawi ka rito, makikita mo yung ilog, yung tripa de galena, ang linaw na, oh. Ang linaw-linaw na. Oo nga, no? Parang wala nang basura na kayo. Oo, galing naman. Galing. Sinong barangay chairman dyan? Ang galing-galing, no? Pwede na maligo? Pwede na maligo dito. Ay, napakagaling ng chairman dito, si chairman. Sino? Ronnie. Abako. Sama-sama. Ang miyembro din ng Operation Tulong. Dapat ibotong ang barangay chairman ulit sa eleksyon niya. Alaga itong barangay na ito, lakay. Pero mas alaga dito yung mga radyo. Ganun ba? Ayan, no?
Oh. Nakikinig sa programa mo itong bahay na ito. Ganda tatay nga. Boy Katahay. Boy. Tatay Boy. Boy, opo. Oh, Tatay Boy, palagi ba kayo nakatutok sa D-Zari? Opo, kay Jaya Makalma, tuwing umaga. Tuwing umaga pa lang, naka-Jaya Makalma na. Baga na po. Baga tapon na. Aba, oh. Baga na po. Ayan. Agol, happy birthday, Agol. Wow, oh, happy birthday, Idol. Marunong tulakay. Maraming salamat po. Happy birthday. Hindi ko na sana dadagdagan yung aking Aguinaldo kasi wala na natitira sa seldo ko. Eh. Kaso? Kaya, binate ako na happy birthday. May magic word. Oo. Hindi, dagdagan na lang natin. Dagdagan natin ng 100. Plus 900. Plus 900 para 1,000. Oh, sige. 1,500 na kay. Oo. Oh, para may pambili ng ano lang. Ayan, congratulations. Meron kang 1,500 pesos. Salamat po. Jaya Makalma. Salamat po. Wala pong ano man, kuya. Ayan, alagaan mo yung mga halaman mo dyan. Ha? Ang sarap sa mata. Oo. Uy, nilagay ka agad sa wallet. Oh. Sinubi agad. Sinubi agad. Saka mayroon ka pang t-shirt ng t-shirt. Salamat po, maraming salamat po. Wala po nga. Si Mang Boy, alam mo lang, nakainom, lakay. Ah, ganun pero ba? Pero hindi talaga ko nakainom pa. Ano, nakainom ba ng Jim's Coffee si Kuya Boy? O Emperador Coffee Brandy? Ang aga pa nun, lakay. Ano ininom mo, Kuya? Patagain na to. Shot puno na pala talaga. Ang ginagin ito, lakay, sinaang lagundi. Ah, yun naman pala. Kuya Jayo. Wala pong ano man, kuya. Ayan, sa Pasko, ako mamamas ko sa inyo. Oh. Okay, kuya. Congratulations. At, salamat po. Ayan, ipagpatuloy mo yung Green Revolution, kuya. Ayan, ang ganda-ganda ang paligid mo. Ayan, marami kang plantito at saka maplantita dyan. O, lakay na ko. Ayan, mga halaman niya lahat yan. Wow. Kaya naman, dun sa mga malakas na nakatutok sa DZRH, pwede kayo manalo ng 500 pesos sa DZRH Malakas. At naging 500 tuloy. 1,000 pesos. Ikaw naman, kukupitin mo 500, magiging mo Aguinaldo, salbahe ka. Dinagdagan na nga nila kayo eh. Dinadagdagan ko na nga eh. 1,000 pesos sa DZRH Malakas. Promo. Maya-maya, magbabalik kayo sa iba pang mga winners sa DZRH Malakas. Ayos number 6. Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin at Kuya Boy. Merry Christmas! At yan ang ating DZRH Malakas Aguinaldo promo mula kay Ninong Sherwin Alfaro. Standby man ang Milky, standby Jennifer Rufo. O kami na, tuloy na natin. Samantala, report mo na kay Manang Milky Rigunan. MIF na pirmahan na ni Speaker Romualdez at na isumite na sa Senado. Ang detalye mula kay RH12 Milky Rigunan, Manang Milky. Nakay Ate Yana, i-translate na kahapon ng Kamara sa Senado ang kopya ng Maharlika Investment Fund Bill o House Bill 6608. Napirmahan na ito ni House Speaker Martin Romualdez at naipadala rin sa Senado. Inaasahan na mapipirmahan din ni Senate President Juan Miguel Subiri ang copy ng bill bago ito dalhin sa Malacanang para managdaan at maisabatas ni Pangulong Bongbong Marcos. Matatandaan na pagtibay ng Kamara ang 33 out of 42 bills bago mag-adjourn ang first regular session ng 19th Congress noong June 3. Kabilang dito ang MIF na pinagtibay ng Kamara noong December 15, 2022 at 279 congressmen ang bumoto pabor sa panukala. Target na mapirmahan ni Pangulong Marcos ang MIF bago ang kanyang State of the Nation Address sa July 24. Samantala, Teya at Lakay, katatapos pa lamang ng meeting dito sa Kamara para naman sa paghahanda sa SONA. Magluluwag na sila, Lakay, ng health protocols dito sa batasan pagdating sa mismong SONA ni Pangulong Marcos. Wala nang swab test. Hindi na mag-re-require lakas ng antigen sa mga bisita, media at iba pang mga pupunta dito sa batasan. Face mask. Wala na rin face mask. Wala na rin. Oo. So, wala nang RT-PCR, wala na rin antigen, wala nang face mask na i-require sa mga bisita, sa mga congressmen at mga media na magko-cover dito sa batasan. Yun yung isa sa mga ibinarita ni SecGen Reginald Velasco sa katatapos pa lamang na meeting dito sa SONA. Meron muling susunod na meeting
July 17 ang mga kinatawa naman mula dito sa HREP, Senado, Malacanang at RTBM para naman i-finalize ang takbo ng programa kaugnay ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang salamat naman ng Milky. Para sa kauna-una sa Pilipinas, this is RH. Ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat naman ng Milky mula sa Kamara de Representantes. Nasa ating linya ang spokesperson ng Maynila the Water Incorporated. Si Miss Jennifer Rufo. Alamin nga natin kung ano ngayon ang kanilang advisory. May hapay sa ating mga kababayan na magkaroon na ng tagtuyot. Eh ngayon nga wala pang El Nino. Tigang na tayo sa tubig. Eh, maraming lugar. Miss Jennifer Rufo, good afternoon. Miss Jenny. Hello, magandang hapon po, Lakay Deo and Miss Thea. Magandang hapon din po sa mga nakikinig sa inyong programa. Naku, Miss Jenny, ang sabi ni Doktora SP Kayana ng Pag-asa, abay pumasok na tayo sa ano sa El Nino phenomenon. So ano ang paghahanda ng Maynila? Baka mamaya ay magkaroon naman tayo ng sunod-sunod. Araw-araw na water interruption. Hindi kayo maapektuhan ang supply ng tubig sa Metro Manila. Well, sa ngayon po, Lakalideo, no, umaasa tayo na maayos pa rin ang ating makukuhang alokasyon mula sa Angat Dam na siyang primary source pa rin po ng raw water supply para sa ating customers dito sa Metro Manila at mga Karatig probinsya. Sa ngayon po, although maayos pa naman po ang alokasyon, syempre kailangan din po natin maghanap ng mga alternate sources para po madagdagan yung available supply. So kami po sa Maynila, meron po tayong tinatawag na supply augmentation projects. Ito po yung nabanggit ko na alternate sources na pwede nating pagkunan para in kasong kapusin po tayo sa alokasyon mula sa Angat Dam, ay meron po tayong ibang pagkukunan ng supply. Saan nakukuha, Miss Jenny? Saan nakukuha ng supply ng tubig? Well, meron po tayong kasalukuyan na mga nire-reactivate na mga deep wells. So meron po tayong nabubuksan ngayon sa iba-ibang lugar. So nakadadagdag po siya ng supply for distribution. Gayon din po, meron tayong mga kinokomisyon na tinatawag natin na modular treatment plants. Maliliit po ito ng mga planta na kumukuha po ng supply mula sa mga kalapit na ilog sa iba-ibang lugar. So that's another supply augmentation project po. Ilog? Baka naman Pasig River. Baka matuyo naman ang Pasig. Although ito pong pinagkukuna natin, yung nabanggit ko na recently ay yung Anabu River dito po sa bandang Imus, Cavite. So sa kasalukuyan po, meron pa po tayong initial na pinuproduce na 5.5 million liters per day from this particular treatment plant, and then lalakihan po natin yan to 16 million liters per day in the succeeding months po. Mm-hmm. Ito pong mga ginagawa ninyong paghahanda ay sarili niyo pong pagkukusa o in coordination pa po din sa MWSS at sa iba pa pong nagsusupply ng tubig? Well, lahat po ng ating mga proyekto, lahat po yan ay aligned with MWSS kasi syempre wala naman po tayong proyekto na gagawin na walang approval ng ating regulators. So lahat po yan being taken into account kasi kailangan po tingnan natin lahat ng pwedeng pagkunan ng supply, and everything is being taken into account po sa pagpaplano din ng MWSS para ma-maximize po yung available supply na ma-i-distribute sa lahat ng water consumers. Teka muna, Ms. Jenny, di ba kumuha tayo ng tubig sa Laguna, di ba? Kinakabos ba ng tubig sa Laguna, di ba? Bakit kailangan pa tayong kumuha ng tubig dun sa ano? Pinag-aandaan na kumuha ng tubig sa Anabu River sa Cavite? Tama po, sir. In terms of yung available supplies, 90% ng supply galing sa Angat Dam talaga. So, yan po yung bulto ng ating supply for water consumers. In Maynila's case, 10% of our supply comes from Laguna Lake. So, alternative po lang? Yan. Kasi malayo po ang Angat sa Cavite, sa Muntinlupa, etc. So, ito pong Laguna Lake, katabi lamang ng metro. So, maganda po siyang source. So, ito po yung 10% ng ating supply. Ito pong nabanggit ko ng mga deep well reactivation and yung modular treatment plants getting from rivers.
pandagdag po ito, lalo na po ngayon na pinaghahandaan natin ang El Nino. Mm-hmm. Sana po, no, kasi kayo yung madalas na may water interruptions, yung mga sinusuplayan po ninyo ng tubig. Nakikinita niyo po ba na sa pagragasa po ng El Nino na ito, mas madadagdagan pa yung mga water interruptions? Well, Ms. Thea, ito pong depende po yan sa ating mga alokasyon na makukuha mula sa Angat Dam. So, pero sa ngayon, dahil okay pa naman po tayo and meron po tayong nakahain din na mga nabanggit ko po kanina na supply augmentation, so far okay pa po tayo. Kung meron man pong magiging epekto in terms of supply availability, we will try as much as possible po na night time lamang ang magaganap na low pressure and or water supply interruption sa ating concession. Ayan. Okay. So, teka muna. Pagka may ganitong sitwasyon, may isusupply ba? Yung magrarasyon ba ang Maynila ng tubig sa mga maapektuhan ng walang supply ng tubig? Ready ba ang Maynila dyan, Jenny? Yes, sir. Meron po tayong lagi na available po na fleet of mobile water tankers. Meron din po tayong nakatalaga na stationary water tanks. Pero ang pinipilit po natin hanggat maaari po, Lakay Deo, is pagka may schedule naman ay mainam na yung customers din po natin ay nag-iipon na para hindi na po sila kailangan umasa sa mga tanker deliveries. Okay, maraming salamat, Ms. Jenny. So, mag-ipon na kami ng tubig tsaka bumili na ng drum. At tsaka balde. Yes po, Sir Deo. Lalo pat meron po tayong ina-anticipate na darating na El Nino. So actually, habang kami naman po ay gumagawa ng paraan na madagdagan ng supply, malaki po ang may tutulong ng consumers by using water responsibly. Ayan. Ms. Jennifer, maraming salamat. Good afternoon. Thank you. Maraming salamat po sa pagkakataon. Magandang hapon. Makabiga na Ms. Jennifer Rufo, spokesperson ng Maynila. Ano kayang dapat bumili tayo ng balde tsaka ano ngayon drum habang mura pa. Tama kasi lang. Pagka pagdasapit ng tagtuyot na yan. Mm-hmm. Baka maging doble na ang presyo ng drum. Ng plastic. Ali orokan? Orokan. Kabisado, may gamit. Papareconstruct ko na ba yung tangke namin, Lakay? Ayan, iniisip ko tuloy. Tsaka may tangke ba kayo ng tubig sa ano? Yung, dati kasi wala kaming hindi kami Manila Water. So, tangke-tangke. Tangke-tangke. Ngayon, naligwak na yung tangke. Ah, ganon? Mm-hmm. Kasi direct na sa Manila Water. Hindi, buhayin mo ulit. Bubuhayin ata yung tangke. Samantala, report mo lang sa Malacanang. Naku mga misis, kumusta po inyong kalusugan at kasama natin sa bahay? Abay, ang dami na pong tinatamaan naman ng tuberculosis. Dati wala na yan. Bakit ganun na, Miss Let? Bakit dumami ang mga merong TB? Ito ay pinatututukan ng Paolo Marcos sa Department of Health. Aris 14, Let Narciso please come in, Miss Let. Lakay ni Steya, tumaas ang kaso ng tuberculosis sa bansa at sa katunayan ay isa ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamataas na TB cases na nasa rank 4. Kaya naman ayon kay Health Secretary Ted Nervosa, isa ang pagtugon sa problema sa TB sa mga unang direktiba sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang matapos ang sectoral meeting kanina, sinabi ni Nervosa na nag-ikot na siya sa mga TB death center para alamin ang sitwasyon. Ayon sa kalihim, karamihan sa mga tinamaan ng sakit na TB ay nahihiyang magpagamot sa barangay health center dahil sa stigma o pandidiri ng mga kapitbahay. Marami rin anyang hindi tinatapos ang gamutan dahil kapag gumaganda na ang pakiramdam ay humihinto na sa pag-inom ng gamot kahit hindi pa lubusang gumagaling. Dahil dito iiksian na ng DOH ang paggagamot sa TB. Imbes na 6 na buwan, gagawin na lamang itong 4 na buwan. Para sa kauna-unahan Ms. sa Pilipinas. Yes, Akay? Pero si Secretary Herbosa, di naman siya mag-implement hingi ng contribution na 10 centimos sa mga estudyante, sa mga elementary. Alam mo, elementary tayo. may binibenta sa atin na parang donasyon sa anti-TB. Ayan. Hindi, Lakay. Kasi may mga foreign fund.
Kaya libre yung pagpapagamot. Kaya lang ay, ayun, nandoon na talaga sa may mga sakit. Naku. Yung kanilang pagaling. Ang sabi nga ni Secretary Herbosa, nagagamot itong sakit na ito, kaya hindi dapat ikahiya. Kasi once na nag-undergo ka na doon sa gamutan, gagaling ka. Nahiya kasi sila lakas. Ganun ba? Marami ba ang tinatamaan ng TB na naman na mislet? At anong dahilan? Oo, marami lakay. Yun nga, yung isa sa binabanggit ni Secretary Herbosa, halimbawa, mayroong isa sa pamilya, sa bahay, kung hindi nagsu-face mask yun, yung the rest na kasama niya sa bahay, mahahawa. Yung iba naman na may TB na talaga, nagpapagamot na, pag maganda na yung pakiramdam na, hindi na tinutuloy, ibig sabihin, hindi pa sila talaga magaling, hanggang sa nakakahawa na naman. Kaya lang eh, nawala na yan. Bakit bumalik itong sakit na TB? Ayun nga lakay. Ang binabanggit nga ni Secretary Herbosa kanina ay pang siyam na tayo dati eh. Ngayon pang apat na naman tayo, bumalik na naman doon. So mukhang napabayaan. So kaya kailangan tutukan ulit. Ano bang cost ng TB, Ms. Let? Ano to? Respiratory dito lakay, di ba? Ang TB? Oo. Ayan, anyways. Bacterial to lakay. Oo nga, pero anong pangunahing dahilan? Ayan, naubuhan ka ng med sakit din siguro. Kulang ka sa, yung mga ganon. Kulang ka sa kakakawa talaga. Kulang ka sa nutrition, mga ganyan. Isa pa yun, kaya ka mahawa. Kasi, yun yung binabanggit. Kapag mahina yung iyong resistensya, madali kang mahawa. Ayan, tapos, chain smoker. Yan, mga isa yan sa factors. Kaya ka mahina yung baga mo. Okay. Palakasin ng katawan. Maging healthy. Eat kain green leafy vegetables. Maraming salamat, Ms. Let. Balikin niya lakay at Ms. Thea. Samantala, China tinawag na irresponsable dahil sa pinakabagong panghaharas ng kanilang Coast Guard sa mga barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Ang detalye atin sa atin ni RH28 Raymond Dagpaas. Raymond. Ms. Thea, Mayor, walang ingat at irresponsable ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Ito ang deklarasyon ni Senator Risa Hontiveros kasunod ng napaulat na pangharas na naman ng China Coast Guard sa mga barko ng Philippine Coast Guard na BRP Malabrigo at BRP Malapascua. Magdadala ng supply ang mga ito sa mga tawa ng Philippine Navy sa BRP Sierra Madre. Giit ni Hontiveros kasama ito sa mga dahilan kung bakit kailangan na nating iakyat sa UN General Assembly ang usapin ng West Philippine Sea. Umaasa itong aksyonan agad ng Senado ang kanyang inihain na resolution sa pagbabalik ng sesyon ngayong Hulyo dahil sa patuloy na pag-ukupa ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay kawalan ng respeto sa international law. Hinimok ni Hontiveros ang Department of National Defense na mag-isip ng ibang paraan upang makapagdala ng supply sa Ayungin Shoal. Matatandaan na February 6 nang ginamitan ng military-grade laser ang BRP Malapascua at noong April 23 ay muntik nang mabangga ng barko ng China Coast Guard ang BRP Malabrigo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, BRH. Yes, Mayor. Anong barko yung hinaran tsaka hinabol-habol ng Chinese Coast Guard? Anong barko ng Navy ba yan o Coast Guard? Coast Guard, Mayor, yung BRP Malabrigo at saka BRP Malapascua. Kasi itong dalawang ito, sila yung assigned dyan sa West Philippine Sea, sa lugar na yan, Mayor. Ba't hinabol-habol? Ba't hinarang-harang? Eh yun na nga, para bang yun kasi ang nagiging problema dito. Meron ang inilabas ng isang international expert dyan at tinitignan yung dinaanan ng barko na isa sa mga humabol sa kanila, ang layo ng pinanggalingan. Kumbaga talaga ang para bang intentional na ang tingin nila, intentional na dinitloy yung barko ng China Coast Guard na yon para lang harangin o kaya habulin itong dalawang barko ng Philippine Coast Guard na ito, Mayor at Ms. Thea. Eh kung tayo kaya ang humabol, palitan natin. Tatakbo kayong Chinese Coast Guard. O magpapaabot sila. O kaya babanggahin tayo. Litit ang barko natin eh. Ha? Tingnan mo yung barko nila, Mayor. Talagang barkong-barko yung kanila. Sa atin, layo natin. Sa size pa lang, Mayor, talagang sobrang laki ng mga barko nila. Sa atin cute. Ay, nako. Okay, maraming salamat, Raymond. Balik sa inyo, Mayor at Ms. Thea.
Samantala, yung mga nagangad ng yung mga inaalok ng investment sa social media, yan, na pinapahong ka ng malaking kita o tubo, huwag daw masyadong magpapaniwala. Ayon sa Securities and Exchange Commission, Christian Manu, please come in. Christian. Lakay, nagbabala nga ang SEC o Securities and Exchange Commission sa publiko laban sa ilang naalok ng investment, partikular na sa social media at internet na may pangako malaking kita o tubo. Kabilang na ang Sunny Smart Asia o Sunny Smart Corporation Limited, Crowdfunding Pinas at ang Global Fortune Trade na hindi rehistrado at walang pahintulot mula sa SEC. Batay sa mga ulat at reklamong nakalap ng SEC, nag-aalok at nangangalap ang mga ito ng investment sa anumang halaga kapalit ang pangakong kita, tubo o interest. Pero kalaunan, lakay ay hindi ito babayaran. Payo ng SEC sa publiko, agad idulog ang ganitong uri ng scam sa Enforcement and Investor Protection Department ng ahensya para agad maaksyonan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Christian. Ayan mga misis, ha, mga kuya, ha, huwag masyadong magpapaniwala, ha. Pagka too good to be true, huwag kayong maniniwala. If it's too good to be true, lakay, it's false. Parang ano lang yan, eh. Parang slogan ng Love Philippines yan, eh. Stand by, Aliyah Katlo de Four, sa ating showbiz. Ba't ipagbabawal ang pelikulang Barbie? Ha? Bakit? Anong ginawa ni Barbie rito? Ha? Babalikan natin ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:55. Standby, Miss Aliyah Katlo de Fort. Ayuda ng DSWD sa mga LGUs na maaaring tamaan epekto ng El Nino phenomenon, handa na. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian. Ah, alam ko na. Baka si Daddy William Gatchalian, si Mr. Plastic King, ang mamimigyan ng orokan, timba, ayan, na balde. Oo nga, tama, lakay. Na may kasamang lechon din. Oo nga. No? Ay, ay, bossing William, ayan, nakita ko minsan, pakapikapin dyan sa Sofitel, eh, ha? Nina, ayan, binabati ka ni Secretary Dong Mendoza, ha? Ayan, kumusta ang plastic factory natin? Oo nga, ano, Secretary Rex Gatchalian, baka si Daddy mag-donate ng maraming balde sa tagtuyot. Yan ba ang kasama sa mga ayudang ibibigyan ng DSWD Val Gonzales? Val, please come in. Mayor at Ms. Thea, kasabay ng deklarasyon ng PAGASA na pagsisimula ng El Nino, nagpahayag na rin ng kahandaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na magbigay ng ayuda sa mga lokal na pamahalaan sa isinagawang The Newsbreakers Forum dito sa Quezon City. Sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na ang ahensya ang magsisilbing backup ng mga LGUs sakaling kailanganin ng mga karagdagang tulong. Ngayon pa lamang aniya ay mayroon lang nakahandang family food packs at mga non-food items na maring ipagkaloob sa mga lokal na pamahalaan, mga pamilya at komunidad na maapektuhan ng El Nino. Sabi ni Secretary Gatchalian, pinag-aaralan na rin ang posibilidad na magkaloob din ng cash assistance kung kinakailangan. Una na rin nagpaabot ng ayudang DSWD sa Maguindanao del Sur at Malaybalay City na labis namang naapektuhan ng matinding mga pagulang dala ng habagat, maging ang mga naapektuhan ng patuloy na pag-alboroto ng Mayon Volcano sa Bicol Region. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, yes, Mayor. Buhay pa ba yung plastic factory ng mga Gatchalian? Kasi lechon na ang pinagkakabalahan yata ngayon. Oo nga. Oo, isa dun sa bago nilang negosyo na yung napakasarap na lechon. Natikmang kulayan, Mayor, nung lechon. Masarap ba talaga? Oo nga, hindi kami naniniwala hanggat wala kami natitikman. nagkalat ang mga branches niyan dito sa iba't ibang lugar sa National Capital Region. Pero yung tinatanong mo, Mayor, kung buhay pa yung plastic factory yung nila. Factory lang niya plastic, ang pagkakalam ko ay yes. Marami pang mga factory sa tanong ko ngayon buhay pa. Yun yung negosyo kung saan nakilala. Itong si Plastic King, ang ama. Itong si Secretary Rex Gatchalian. Ayan, si Bossing William. Mula sa Quezon City, back to you, Mayor.
Maraming salamat, Val Gonzalez. Samantala, lakay, iniimbestigahan na kung may kinalaman ang anak ng dalawang matanda sa pagpatay sa caregiver na si Maribel Vilma Baksal na isinilid sa drum sa Cainta, Rizal. Sinabi sa DZRH ng barangay official na si Aristotel Castillo na walang palatandaan ng force entry sa bahay at posibleng kilala ng dalawang matanda ang gumawa ng krimen. Banggit pa ni Castillo, kaduda-ruda, ang pagmamatigas na matandang babae na ayaw papasukin ang otoridad sa kanyang bahay upang hanapin si Baksal. Samantala, sinabi naman ang kapatid ng biktima na si Anthony Baksal na nagustuhan ng anak ng matanda, si Maribel. Narito ang naging pahayag ni Castillo. Ang anong hinala po rito, hindi pa naman ako kami makapagbigay ng buong informasyon galing na nasa undergo pa naman ng investigation po. Eh baka yung anak or yun natin naman. So yung sa party po ba ng pulis, iniimbestigahan na yung anak ngayon? Wala pa ho, nasa undergo po ho, manhunt operation. Ah, so hinahanap na. Yan, may itsura si ate, oh, yung caregiver. Naku, kaya lang, lupit naman. Pinatay na, isinilid pa sa drum. Kundi pa nangumoy, ano, hindi pa malalaman. Samantala, tukoy na rin ng Quezon City Police ang ilang persons of interest sa pangahalay. Natuloy ba pangahalay? Sa estudyante sa loob mismo ng UP Diliman Campus. Kailangan ba ito, Professor Lourdes De Vera? Baka estudyante mo ito, pare ko, ha? Ayon kay General Nicolas Torre III ng Quezon City Police, taga-QC lamang din ang salarin sa sexual assault na kinumpirma ng Commission on Higher Education. Pero tumanggi si General Torre na magbigay ng detalye ukol sa pinaghinalaan na pinaghanap na ng mga pulis. Una rito inireport ng UP Diliman Office of the Chancellor na isang babaeng estudyante ang nabiktima ng sexual assault sa Ilanan Street noong July 1. Showbiz! Pag-ban sa pelikulang Barbie, pinag-aaralan ng MTRCB. Why oh why? Baka malungkot ang ating Barbie girl. Ayan, I'm a Barbie girl. May pelikula palang Barbie. Okay. Idetalyo mo nga, Miss Aaliyah Ikatlo the Fourth. Why? Lakay, Miss Tay, ang malapit na pala ang showing ng pelikulang Barbie sa bansa. At nitong Enero ay talagang pinag-usapan ito sa social media dahil sa inaabangang lead actors na si Margot Robbie at Ryan Gosling. Pero, inanunsyo ng Movie and Television Review and Classification Board. Teka, Miss Aaliyah, ayan na. Yes, imported pala ito? Akala ko local movie. Imported pala ito? Mm-hmm. Yes, na kayang gumawa. Yan ang paborito ko pa ng mga... Paborito ko pa namang laruan niya na Barbie. Akala ko si Ken, lakay. Barbie. Ay! Proceed, Miss Aaliyah. At ito na nga, lakay at Miss Taya, inanunsyo ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB na re-reviewin muna nila ang Barbie. Sinabi ito ni MTRCB Chairperson Lala Soto matapos iban ng Vietnam ang movie dahil sa eksena kung saan pinakita ang 9-9 ng China. Yes, lakay. Kaya na-bring up ang pag-ban nito sa Pilipinas dahil una nang nag-ban ang Vietnam dito. Naglabas naman ng pahayag si Senator Risa Hontivero sa issue at sinabing fiction o kasang-isip lamang ang pelikula at ang 9-9. Kaya dapat anya ay maglagay ang mga cinema ng explicit disclaimer o malinaw na pagsasaad na ang 9-9 ay isang imahinasyon lamang ng China. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aaliyah Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. E di, i-edit yung portion na yun. Oo, erase. Delete. Road is long. Eh, trabaho naman ng MTRCB yan, di ba? Correct. Kung ano mga eksenang hindi maganda, delete. Putol. At yan na po, mabigyan ng kabuhan nating palatuntunan ng Break Time. Ako po si Deyo Makalma. Ako naman, Thea Pecho Corpus. O, teka muna, may panawagan mga nobilities. May panawagan si Noble President Ferdy Vergara, ha? Ayan, yung state meeting ng Katimugan Shrine Club. Ayan, binabati natin si Pasa President Ram De Mesa. Ayan, si Noble Arman Alcala.
Nobola Vice President Mike Ordonio, Alina Gonzalez, ayan na. Mga nobilities, binabati kayo ni Noble Jun Arias, ayan na. At Noble Pag na, baka magalit, ayan. Parang na kompleto, ayan, binabati kayo ni Noble Angel Delphine, at saka ni Noble Adam Simcard. At ako po si Deo Makalma. Ako po si Deo Echo Corpus. Bye-bye! Susunod na mga balansyadong balita, Henry Uri at Miss O. Karen Oyong. Bye-bye!